Hi guys, welcome to Gilbert Montero Vlog. Ayun, nakagising ko lang. Wala, maaga ako nagising kasi maaga rin ako natulog ng gabi. Hindi ako napuyat. Yun, so shoutout ko muna lahat ng mga promoter ng YouTube channel natin dyan. Siyempre, hindi mawawala sa aking vlog yun dahil sila nagpaangat sa akin sa ano, subscriber ko. Kaya naka 1,000 subscriber ako. Nauna siya, shoutout ko muna si Mamberbees, si AR Photography, si Sweet Maldita, at si Job TV. Yung mga ibang promoter, hindi ko na masabi kasi madami sila. So, yung mga, ano pa lang, yung mga medyo hindi kikitang ko pa lang at alam ko kung sino yung mga talagang ano sa akin. Siyempre, kung bago muna ako mag-uumpisa, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe to channel, like, and share kung gusto mo na rin i-share sa ibang ano mo. Yun, marami kayong comment, gusto nyo magsalita, i-comment ko lang sa baba na kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa akin. So yun, bago magsimula, meron kasi nag-comment na naman sa YouTube kanina pagising ko na nakita ko yung comment na may nagsabi, ilang oras ba mag-gym ang mga beginner at mga advanced. Para sa akin, bago ko umpisa ito, ikaw muna tayo. Perfect! Guys, start tayo. Ilang oras ba nagbubuhat ang mga beginner sa gym? Ang pagbubuhat ng mga beginner, hindi lumalagpas ng 2 o 1 oras lang. Kailangan 30 minutes lang ang pagbubuhat sa gym ng mga beginner para hindi tayo mabigla, hindi mabigla yung mga katawan nyo na sa pagbubuhat. Katulad ng mga nakilala ko sa gym, first time nila mag-gym, tapos nagbuhat sila ng 1 oras o 2 oras, kinabukasan, nilagnat sila. So dapat, kailangan sa mga beginner katulad natin, o katulad mo, na hindi mabigla yung katawan mo. Tulad na ito, pag binigyan ka ng program ng isang coaches o personal trainer mo na, kailangan hindi lalagpas sa 1 oras o 2 oras. Tulad niyan, mga 30 minutes lang ang pag-gym ng mga beginner. Hindi katulad namin mga may advance na, may alam na rin, mga advance na rin na 2 oras kami mag-gym. Pahinga kami ng matagal. Yan. So, ayun. Kung ano naman yung program na ibibigay sa'yo, hindi dapat mabigat. O hindi dapat ano yung mga yung katawan mo hindi mabigla. Kailangan ano lang, kailangan yung pagbubuhat mo, ano lang ang tawag dito, maintain, tsaka hindi heavy yung gym, hindi heavy yung ano yung pagbubuhat, katulad ng mga dumbbell, chest, legs, shoulder, biceps, triceps, traps, kailangan weight ang ano mo, lightweight lang kung bubuhat para hindi mabigla yung mga katawan. So, sabi nga nila, sa unang pag-gym nila, nung mga nakilala ko, tinangkaso sila, hindi sila, hindi nila alam yung ano yung tamang pagbuhat ng ano, oras ng pagbuhat nila. Kaya sa mga beginner dyan, dapat 30 minutes lang, tsaka lightweight lang ang bubuhat. Hindi yung heavy agad. No? Kung may mga coaches naman kayo, alam naman siguro ng mga coaches nyo yan. Yung iba dyan na mga nanonood sa akin, alam na mga coach nyo yan. Alam na mga personal trainer nyo yan na kung ilang oras lang ba o ilang oras lang. Sa pagkakalam ko kasi, yun kasi yun, isa rin sa akin kasi na tinuro sa akin ng isang coach ko.
beginner kasi ako noon. Beginner kasi ako, ilang taon na ako nagbubuhat, 4 years na, almost 4 years na ako nag-begin. Medyo may alam na rin ako at paano. Hindi naman ako sa naging professional, pero may tinuturo lang din ako, nakalam ko lang din na tama pagbubuhat. Sa pagiging beginner ko noon, hindi ko alam binuhat ko noon. Napaka-epic noon. Ginawa ako kasi ng beginner ako. So, puro chest lang pinaggagawa ako. Puro ano lang, bench press. Wala ako ibang ginawa, yun lang. Tumating pa sa time na pinadalitan ako ng bantay. Pinadalitan lang mga coach na mali yung ginagawa ako. So yun, na ano, namomotivate naman ako kahit paano ka. Yung mga paglagpas sa mga ilang buwan, ilang taon, hanggang sa natuto ako na mag-gym, mag-solo ng mag-isama. Mainam pa rin na nanonood kayo o nagbabasa kayo ng mga libro na about sa fitness, fitness program, knowledge, ganyan, mga motivation video para at least meron din kayong kaalaman na pag pumasok kayo sa gym, hindi kayo parang ano babuhatin to, hindi ganun. Kailangan din may alam din kayo kahit paano, kasi minsan ibang nag-gym, walang alam eh, hindi nila alam kung ano bubuhatin nila. Sa mga beginner, ito mga tips ko sa inyo. Mga tips ko sa inyo, bago kayo pumasok ng gym, manood muna tayo ng mga motivation, magbasa tayo ng mga fitness book or knowledge sa mga fitness. Marami sa YouTube na pwede natin panoorin na maano natin, matutunan natin na mag-motivate tayo ng mga napapanood natin. So yun, yun nga. 30 minutes lang dapat. Kasi may nag-comment talaga kanina niya, pagising ko sa gym, pagising ko sa kanina umaga, pagising ko kanina umaga, may nag-comment sa YouTube. Nakita ko sa YouTube studio na may nag-comment, ilang oras bang mga pagbuhat ng beginner sa advance. Kasi kami mga advance na, hindi naman sa ano, sobrang advance ko na. Kasi ako, ang pinaka-maxo si mag-buhat, mga 100, 120, 160, ang pinaka-last max ko nung bago mag-quarantine, 175 sa deadlift. Yun. Sa akin kasi, pag nabubuhat ako, unang-una, may kasabay ako na mga professional. Katulad ni Mike Hernando, yung kuya ng tropa ko, pro bodybuilder, isang coach sa Anytime Matter of Fitness Art, fitness first, gano'n. So, yung mga nakakasabay ko, yung katawa ko na, mapawis yan. Ngayon, mapawisin mo naman ang mga pangataw sa gym. Kaya, yun. Kaya, huwag kayo masyadong mainitin din. Kasi ako, ano ako eh, parang biyang na biyang na rin ako sa gym eh, pero wala eh, ganun talaga eh. Nahanap-hanap ko na yung gym, pero hindi talaga pwede. So, meron kasi ako dumbbell dito, dalawa.
dalawang dumbbell, 25 kilo. Kaya medyo napapampin yung katawan ko kahit para push up yan. Kung workout tayo, gano'n. Pwede naman na hintayin na lang natin yung ano ng gobyerno na kung pwede na i-open. Kaya huwag kayong magreklamo. Kasi madami nagreklamo sa isang GC na kasali ako. Ang dami nagreklamo na bakit hindi pa binubuksan yung gym, bakit close yung gym pagtapos na itong quarantine. Yun niya eh, ang kulit nyo kasi nakakahawa nga yung COVID-19. Mamaya mahawaan din kayo. Diba, paano na yung kalusugan nyo? Kahit sabihin na nag-gym tayo eh. Hindi naman din natin alam na mamaya, kahit sabihin natin napakalakas ng katawan natin. Yun yung system natin, hindi natin alam na nahawaan na rin pala tayo. Ingat-ingat kayo at mag-isip din tayo. Oo, alam natin na yung kita ng gym, yung nakangat sa trabaho. Siyempre, may isip din na mga ano yan. Pero, abangan na lang natin kung ano yung talagang iaano ng gobyerno sa atin na paano kailan magbubukas. So, yun, bago magtapos, subscribe ko sa aking YouTube channel. Like and share mo na rin sa mga friends ko on Facebook. Yan, makikita nyo rin mga posts sa Instagram, yung mga workout plan ko sa Facebook, sa Twitter. So, yun, maraming salamat. Goodbye.